hindi rin pahihintulutan ng Panginoon na may mga pangit na mangyari sa buhay natin kung alam niya na hindi tayo makikinabang dito at hindi niya to kayang kontrolin na in the end ay makapagdudulot ng mabuti sa atin. Basta tulad ni Jesus, gagawin din natin ang kalooban ng ating Ama sa buhay natin. Doon lang kasi may apply yung sinasabi ni St. Paul na all things work together for the good of those who love Him. Romans 8:28. All things, ibig sabihin nun, even our sufferings, including our problems, God can use for our good. Isipin mo, paano mangyayari yun? Doon nga papasok yung thrill. Doon nga papasok yung excitement. Kapag alam mo na kung ano ang magiging resulta, may thrill pa ba? Wala na. May excitement pa ba? Wala na. Kaya nga, si Pedro, nang makita niya ang kaluwalhatian ni Kristo, ano ang sabi niya? Panginoon, dito na lang po tayo. Magtatayo po kami ng tatlong kubol. Isa para sa inyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias. Kasi alam ni Pedro, okay ito. Dito na lang tayo. Magiging maganda na ang buhay natin dito. Whereas kapag bumaba tayo ng bundok na ito, hindi natin alam kung ano naghihintay sa atin pagbaba natin dito. You see? Pero ano ang sabi ni Jesus? Baba tayo. Nandun yung thrill. Hindi natin alam kung anong mangyayari. Pero dahil nangyari na itong transfiguration na ito, nalulugod sa akin ang Ama, ang will niya ay sinusunod ko, alam ko na kahit may pangit na mangyayari, may maganda pa rin mangyayari sa huli. Nandun yung thrill. O hindi nga ba't pwede kang magtaka kung sasabihin ko sa iyo ngayon, kahit lokohin ka, kahit traitorin ka, kahit iwan ka, kahit magkasakit ka, kahit may matay, mamatay sa pamilya mo, o kahit pamamatay ka, ay magandang mangyayari sa uli. Basta, mabuting tao ka. Isipin mo ngayon, ano mangyayari yan? Anong buti sa mamamatay ako, Aber? Nandun nga ang thrill sapagkat hindi mo alam kung paano ito gagamitin ng Panginoon para sa iyong kabutihan pagdating ng panahon. Of course, ayaw natin na may pangit na mangyari sa atin. Kaya nga tayo nagdarasal eh. Lord, spare us from all trouble. Ayaw natin yon. Pero, let us open our eyes. Things are not always according to our control. Things will not always turn out according to what we want. Kahit nag-iingat ka, kahit nagsisikap ka, may mangyayari pa rin aberya. Habang tayo nabubuhay sa mundong ito na hindi perpekto. Pero nandun yung thrill na dahil magpapakabuting tao ako, alam ko na kahit pangit pa, may pangit pang mangyari sa buhay ko, pwedeng gamitin ito ni Lord upang magdulot din ng kabutihan sa buhay ko. Nandun yung thrill. Hindi ko nga po alam kung bakit nandun din yung thrill sa paggawa ng masama eh. Ito nga daw ang nagiging dahilan kung bakit ang tao nasa sadlak sa masama. Kasi nandun yung thrill eh. Nandun yung thrill sa pangangalo niya. Nandun yung thrill sa pagnanakaw. Nandun yung thrill sa hindi pagsasabi ng totoo. Nasaan yung thrill doon? Yung thrill na hindi ka nahuli? Come on! Nandun lang yung thrill habang hindi ka nahuli. Pero tandaan mo, ang anumang pangit na ginagawa mo, pangit din ang kahihinat na nito. Kaya yung thrill ay binibigay sa iyo ng demonyo, panluloko lamang yon upang mas lalo kang malugmok sa pagkakasala mo. So wake up! Ang tunay na thrill ay yung pananatili at laging paggawa ng mabuti. Yung thrill na anuman ang mangyari sa buhay ko, I know that I am safe, I know I will be okay sapagkat God will be with me along the way and He will handle me with so much love and care. Ito sana, mga kapatid, ang ating ipagdasal na biyaya sa banal na minsang ito. Lalong-lalo na, nandito naman tayo sa panahon na wala na naman kasiguraduhan. Ayan, magla-lockdown na naman. Parami na naman daw ng parami ang may COVID. In fact, mayroon tayong mga nababalitaang nagkakasakit na rin at namamatay na sa COVID. Hindi natin alam kung sasabay pa tayo talaga in terms of our
trabaho, in terms of our negosyo, sa napaka-challenging na panahon natin ngayon sa mundong ito. Hindi natin alam. Dagdag mo pa dyan ang posible mong pwedeng maging problema sa negosyo, sa trabaho, sa pamilya mo, sa mga taong mahalaga sa iyo. Hindi natin alam. Hindi natin alam ang mangyayari sa kinabukasan, pero ilagay, ibigay natin ang buhay sa Diyos na po pwedeng kontrolin ang lahat para sa ating kabutihan. Ang payo ko, let us replace yung takot natin with thrill and excitement. Let us be more thrilled, more excited than frightened. Paano mangyayari yan? We commit ourselves to God. Lord, papakabuti na po talaga ako. Pipilitin talaga yung mabuti na. Yung mga masama na nagagawa ko, hindi ko na talaga gagawin. Mas magiging caring, mas magiging loving ako, mas magiging thoughtful ako, mas magiging helpful ako. I'll stay away from those people and from those things. Alam kong nagkakasala ako. Talagang pipilitin ko. Magpapakabuting tao na ako. Mananatili na ako sa mabuti. Ibibigay ko na sa iyo ng buong-buo ang aking sarili. Yun. Kapag ganon ang commitment natin, and we really mean it, we will really do it, magkaroon naman tayo ng takot, konti na lang yan. Konti na lang. Sapagkat mapapalitan niya ng kumpiyansa ang Diyos ang bahala sa buhay ko. Every day, kung yan ang gagawin natin, our mantra will be, ako'y magpapakabuti, ang Diyos na ang bahala sa kung ano ang pwedeng mangyari. Yun naman talaga ang dapat nating maging attitude eh. I will do my part, I will do my best, and God will take care of the rest. Ako'y magpapakabuti, I'll trust in God, that is our responsibility. Now, as regards the outcome, kung ano pwede mangyayari, that is already God's responsibility. Na alam naman natin, will always turn out mabuti sa huli. With that, we will be more stress-free, worry-free, and if ever may pangit na mangyayari, rest assured, we will have our own transfiguration story. Ano yung transfiguration story? Yung story ng buhay natin na nagpakabuti, nagsikap, yes, nasaktan, yes, nahirapan, pero naging matagumpay sa huli. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa misa ito. Amen.